Magandang araw po mga kapatid sa bawat isa sa atin sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Narito po tayo sa ating pong segment, Tanong at Sagot sa Biblia. At ang ating pong bibigyang linaw ngayon na katanungan ay, sa Old Testament, alam na ng Diyos na magkakasala ang mga tao. Bakit pa siya nagagalit at pinapatay ang mga taong masasama? Ito ay ayon kay Sister Elisha Lizelle Navarrete. Mga kapatid, kung ang mga tao man ay namamatay, is not because God wants to, kundi kaya sila namamatay ay dahil ito ang kabayaran ng kanilang kasalanan. Subalit mga kapatid, before God created Adam and Eve, God knows that Adam will fall into sin. Dahil ang plano ng Diyos, ito po ay bago pa man likhain ang sanlibutan. At no one can stop brethren in Christ sa anumang ipinanukala at plinano at ginusto ng ating Panginoon. Let us read here in Romans 5:19 Tagalog ang Biblia, sapagkat kung paanong sa pamamagitan ng pagsuway ng isang tao, which refer to Adam, ang marami ay naging mga makasalanan, gayon din sa pamamagitan ng pagtalima ng isa, which refer to our Lord Jesus Christ, ang marami ay magiging mga matuwid. So, see, brethren in Christ, sa pamamagitan po ng pagsuway ni Adam, ang lahat ng tao ay naging mga makasalanan. Now, brethren in Christ, remember na ang kasaysayan ng pagkahulog ng tao, or particularly ni Adam sa kasalanan, ay nakatala po ito sa Genesis 2:16-17. Ito ang ating mababasa at iniutos ng Panginoong Diyos sa lalaki kay Adam na sinabi, sa lahat ng punong kahoy sa halamanan ay makakakain ka na may kalayaan. Datapwat, sa kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama ay huwag kang kakain. Sapagkat sa araw na ikaw ay kumain niyaon ay walang pagsalang mamamatay ka. So nakita niyo po mga kapatid, na ito po ay sinabi na ng Diyos na that the moment na kakain si Adam sa bunga ng punong kahoy ng pagkaalam ng mabuti at masama, ay siya ay walang pagsalang mamamatay. But we know the whole story na bagamat ipinagbawal sa kanila, kinain pa rin po nila. Kaya ang tao ay nahulog sa pagkakasala. Kaya ito po ang wika ni Pablo sa kanyang epistle sa mga taga-Roma, Romans 3:11-12, Tagalog ang Biblia, walang nakatatalastas, walang humahanap sa Diyos. Silang lahat ay nagsilihis, magkakasamang nawalan ng kasaysayan, walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. So, see, brethren in Christ, ang lahat ng tao ay nagkasala. Walang humanap sa Diyos. Lahat ng tao nagsilihis. Mga kapatid, lahat ng tao nawala ng kasaysayan, in which ang ganda ng plano ng Diyos sa sangkatauhan, mga kapatid. And dagdag pa po sa Romans 3:23, Tagalog ang Biblia, sapagkat ang lahat ay nangagkasala nga at hindi nangakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. So, walang sino mang tao na nakaabot sa standard ng Panginoon or panuntunan ng Panginoon, which yung holiness and righteousness. Ang lahat ay nagkasala regardless, mga kapatid, kung anong lahi tayo, anong bansa tayo, anong may lingwahe mayroon tayo, basta ang lahat ng tao ay nagkasala, mga kapatid. Now, we have clarifying question. What is the law regarding sin? Ito po ang ating mababasa, mga kapatid, sa Romans 6:23, Tagalog ang Biblia, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Let me repeat, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, datapwat ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. So very clear that the law of sin, brethren in Christ, ay once na ikaw ay magkasala, you will die because the wages of sin is death. Kaya kung ang sangkatauhan man ay namamatay, hindi dahil ang Diyos ang pumapatay sa kanila.
Kaya ang tao o ang sangkatauhan ay namamatay because they sinned, brethren in Christ. Dahil ito po ang ating patandaan, mga kapatid, law is law and no one can alter it. Ang batas ay batas. Halimbawa, mga kapatid, ang ating gobyerno ay naglunsad ng death penalty, yung lethal injection. Ang lahat ng mga rapist, lahat ng mga killer, lahat po ng mga taong masasama ay mamamatay kapag sila ay gumawa. Mga kapatid, hindi naman ibig sabihin na gobyerno ang pumatay sa kanila, kundi yung batas na nilabag nila ang siyang papatay sa kanila. Ganon din po, mga kapatid, ang kasalanan ay mayroon po yung batas na ang sino mang gumawa ng kasalanan, ang kabayaran nito ay kamatayan. Kasi kung hindi man ang tao gumawa ng kasalanan, wala po tayong pagbabayaran ng kamatayan. Kaya hindi po ang Diyos ang pumapatay, kundi ang pumapatay sa sangkatauhan ay batas. Dahil ang sangkatauhan ay lumabag sa kautusan at ang lahat ng sangkatauhan ay gumawa ng kasalanan. Dagdag pa po natin, mga kapatid, sa Romans 5:12 Tagalog ang Biblia. Kaya nga, kaya kung paano na sa pamamagitan ng isang tao, which referred to Adam, ay pumasok ang kasalanan sa sanglibutan at ang kamatayay sa pamamagitan ng kasalanan, at sa ganito'y ang kamatayan ay naranasan ng lahat ng mga tao sapagkat ang lahat ay nangagkasala. Let me repeat, at ang kamatayay sa pamamagitan ng kasalanan at sa ganito'y ang kamatayan ay naranasan ng lahat ng mga tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. Ngayon, baliktarin natin, kung hindi nag-fall si Adam sa pagkakasala, walang taong mamamatay, mga kapatid. Kaya baliktarin din po natin, vice versa, kung may taong namamatay ay dahil sa ang tao ay nagkasala. Ganun lang po kasimple, mga kapatid. Dahil ang wika ng Ezekiel 18:4 Tagalog ang Biblia, narito lahat ng kaluluwa ay akin, kung paano ang kaluluwa ng ama, gayon din ang kaluluwa ng anak ay akin. Ang kaluluwa na nagkakasala ay mamamatay. So here, brethren in Christ, talagang tiyakan na ang kaluluwa na nagkakasala ay mamamatay. At dagdag pa po ni sa Book of Ezekiel, sa Ezekiel 18:20 Tagalog ang Biblia, ang kaluluwa na nagkakasala mamamatay. Ang anak ay hindi magdadanas ng kasamaan ng ama, o magdadanas man ang ama ng kasamaan ng anak. Ang katwiran ng matuwid sa kaniya, at ang kasamaan ng masama ay sa kaniya. So, mga kapatid, makikita po natin na it's a matter of choice, kasi hindi pwedeng magdusang ama sa kasalanan ng anak at hindi rin pwedeng magdusang anak sa kasalanan ng ama. Kung sino man ang gumawa ng kasalanan, siya ang mamamatay, mga kapatid. At dagdag pa po, alam niyo po, ang Diyos ay mapagbiyaya sa sangkatauhan. Binigyan tayo ng free choice or freedom to choose, mga kapatid. At ito ang ating mababasa sa Deuteronomy 30:19 Tagalog ang Biblia. Aking tinatawag ang langit at ang lupa na pinakasaksi laban sa inyo sa araw na ito, na aking ilagay sa harap mo ang buhay at ang kamatayan, ang pagpapala at ang sumpa. Kaya't piliin mo ang buhay upang ikaw ay mabuhay, ikaw at ang iyong binhi. See, brethren in Christ, ang saksi ay langit, ang saksi ay ang lupa o ang mundo na inilagay ng Diyos sa harapan ng tao, ang buhay at kamatayan, pagpapala at sumpa. Nagbigay pa nga ng hint ang Diyos eh, mga kapatid. Kumbaga sa examination, ibinigay na nga po yung answer eh, na sabi ng Panginoon, piliin mo ang buhay upang ikaw ay mabuhay, ikaw at ang iyong binhi. And vice versa, kapag pinili mo ang kamatayan, ikaw ay mamamatay, ikaw at ang iyong binhi. Kaya mga kapatid, if people are experiencing, brethren in Christ, ng kamatayan, is because they choose to sin. At ito pa po ang ating makikita
na ang Panginoon nag-provide ng tagapagligtas so that we will not experience no more ng tinatawag po nating kamatayan. Ito ang ating mababasa sa John 3:16 hanggang 20, Tagalog ang Biblia. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang anak sa sanlibutan upang hatulan ang sanlibutan, kundi upang ang sanlibutan ay maligtas sa pamamagitan niya. Ang sumasampalataya sa kaniya ay hindi hinahatulan. Ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na, sapagkat hindi siya sumampalataya sa pangalan ng bugtong na anak ng Diyos. At ito ang kahatulan na naparito ang ilaw sa sanlibutan at inibig pa ng mga tao ang kadiliman kaysa ilaw. Let me repeat. At inibig pa ng mga tao ang kadiliman kaysa ilaw sapagkat masasama ang kanilang mga gawa. Sapagkat ang bawat isa na gumagawa ng masama ay napupuot sa ilaw at hindi lumalapit sa ilaw upang huwag masaway ang kanyang mga gawa. See, brethren in Christ, na alam naman ng Diyos na magfo-fall ang tao sa pagkakasala. That's why he provide a redeemer, brethren in Christ, through our Lord Jesus Christ. Pero ano ang ginawa ng tao nang binigyan sila ng choice? Mas pinili pa nila, mga kapatid, ang kadiliman kaysa kaliwanagan. Mas pinili nila ang kamatayan kaysa buhay na walang hanggan, brethren in Christ. Kaya again, if people are experiencing death, brethren in Christ, is not because God want to, kundi ito ay nararanasan ng sangkatauhan dahil ginusto ito ng tao. That's why our answer is, if humankind is experiencing death, either temporal or eternal death, is because they choose to sin. Brethren in Christ, yun po ang ating kasagutan. Kung ang sangkatauhan ay nakakaranas ng kamatayan, is because they choose to. I hope that I answered the question. Sa Old Testament, alam na ng Diyos na magkakasala ang mga tao. Bakit pa siya nagagalit at pinapatay ang mga taong masasama ayon kay Sister Elisha Lizelle Navarrete? Mga kapatid, ang ating sagot is, if humankind is experiencing death, either temporal or eternal death, is because they choose to sin. Let me repeat, if humankind is experiencing death, either temporal or eternal death, is because they choose to sin. Because, brethren in Christ, as what we studied while ago, the wages of sin is death. That is the wage of sin. Mga kapatid, if ever na tayo po ay mayroong clarifying question, follow-up question, or other question, don't hesitate to comment your question. Para sa mga susunod po nating pagtatalakay, ay bibigyan po natin ng kasagutan anuman ang inyong magiging katanungan hinggil sa banal na kasulatan. Mga kapatid, thank you for your time, thank you for listening, and thank you po for watching. May God bless us all.